Nang makauwi na si Olga sa mansyon, doon siya nagngit-ngit at inilabas lahat ng inis at galit niya kay Tanggol. Tanggol, kahit gaano pa kalawak ang mundo, hahanapin kita at pagbabayarin sa pagpatay mo sa anak ko. Napansin at nakita ni Marites ang dalang bag ni Rigor. Agad niya itong binuksan upang ayusin at suriin na rin. Isang damit ang kanyang napansin at may kakaibang amoy ito. Kaya lalong tumibay ang kanyang pagdududa kay Rigor. Kaya nang magawi si Olga sa kanila, muling nagkwento si Marites tungkol sa kanyang nalaman, hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Ibig na ni Marites na tuldukan ang kalokohan ni Rigor. Anuman ang kahihinatnan ng lahat. Anong ginagawa ko sa gamit ko? Naalala mo yung bag? Pinalis ko, nilikwit ko eh. Amoy pa ba ako ng babae? Sabi ko na sa'yo eh. O ano lang yun? Kumpitsito na ako. Uwali ka na. Harapin na natin. Samantalang hindi na nakatiis si Olga na makita at masilayang muli ang kanyang anak na si Bubbles. Kaya minabuti niya na sadyain at puntahan ito. Subalit gulat na gulat siya nang makita si Tanggol nakasama ng kanyang anak na si Bubbles. Tanggol? Anong ginagawa mo dito? Anong kinalaman mo sa buhay ng anak ko? Nakaisip siya ng paraan para makausap at mapalapit kay Bubbles at Tanggol. Nagulat naman si Tanggol nang makita niya at makilala si Olga. Kaya naman, mabilis niyang tinanong at kinumusta si Ramon. Pogi! Pahinga ako, pate! Alimbing, ano ang balita doon sa pinagtatrabahoan mo kay Alberto? Papatayin ka niya dahil kinuha mo si Mocha. Muli na namang nahuli ni Mando ang paglalambingan ni Lena at Rigor. Pero tamang deadma lang silang dalawa nang makita din nila si Mando na nakatingin ito sa kanila. Natuloy na nga ang plano ni na Primo at Amanda na magbagong buhay at magpakalayo-layo na upang hindi na sila mahanap pa ni General Augustus maging ng mga tauhan ito at magkaroon na rin ng payapang buhay. Pararanasan na rin natin ang tahimik na buhay. Makakalayo na rin tayo. Paalis na sana ang sinasakyan nilang bus nang biglang hinarang sila ng mga pulis. Mukhang hindi pa yata matutuloy ang paglayo ng dalawa. Dariyo! Sadali! Pasensya na ho kayo. May random inspection po kami ngayon. Pewatid po kami hinahanap. Umakyat na nga sa bus ang mga pulis. Wala na silang magawa kundi ang sumunod. Pero sadyang hindi papahuli si Primo sa mga ito. Kaya mabilis siyang kumilos at lumaban sa mga pulis. Nagkaroon ng kaunting putukan pero saglit siyang nalingat. Nakuha na pala si Amanda at mabilis siyang iniwan ng mga ito na tangay si Amanda. Ano kaya ang gagawin ni Primo para mabawing muli si Amanda kay Augustus? Pasimay! Dahil sa pakiusap ni Bubbles, natanggap naman si Tanggol bilang janitor. Kahit pa, parang naiinis sa kanya ang manager ni Bubbles. Masipag niyang ginawa ang kanyang trabaho. Boss, baka pwede niyong bigyan ng trabaho si Tanggol. Kailangan na kailangan lang niya. Ikaw ba ay nakapagtapos sa pag-aaral? Tapos mong linisin niyan, pakilinis yung CR, ha? Sige, sir. Ako ang bahala. Swerte mo, ha? Makahanap pa agad ng trabaho. Umiiwas ka na sa gulo, ha? Kabagalala. Yakang-yak ako to. Masusubukan na naman ang bagsik ni Tanggol sa pagkakataong ito kasi may mga lalaking nang gugulo at nang bastos kay Bubbles. Maging si Boss B ay hindi sinanto ng mga ito kaya hindi na nakapagtimpi sa Tanggol na patulan ang mga ito. Tanggol! May gulo sa labas! Ay, bastos kasi yung mga yan eh! Hinipuan ako! Kita mo may baril eh! Bakit ako mapahama? Alam